Oh, ready? Game. Game. Anong pag-uusapan natin, boy? John 16 po. Gusto niyo John 16? Mag-Bible study muna tayo, ha? Mm. Oh, hindi ko dating ginagawa 'to kasi baka pagkamalan tayo religioso, pero hindi niyo naintindihan eh, di ba? Mm. Oh, so, yung nag-umpisa pa ngayon yung aso. O nga ayaw ni Satanas. Hindi ako kami tao doon sa gate. Wala naman. Ano, tuloy natin. So, anong hindi nyo naintindihan doon sa John 16? Hindi na, boy, binabasa mo yan. Ang nakikita ko doon, natatandaan kong binasa mo, yung bababa yung Holy Spirit, di ba? Kasi aalis na si Jesus Christ, no? At sabi niya, okay yung malungkot, no? Padadala ko sa yung Holy Spirit, no? Yung Holy Spirit niya. Pero sabi sa Bible, Holy Spirit din na nga ngayon, di ba? So, ang dahilan daw, kaya niya pinapadala yung Holy Spirit, o ipapadala, no? Ngayon, pinadala na nga. 2,000 years na, yung nakakaraan, nandito na yung Holy Spirit. Ang layunin daw niya, boy, ay para malaman ng mga tao na mali ang kanilang pagkakakilala sa kasalanan. Kita mo yan? No, mali. Pangalawa, daming adlo. Pangalawa, kaya raw papadala yung Holy Spirit para, kasi nga, akit sila kasi Kristo. Para sa katwiran. No? Yun. Yun ang naalala ko daw sa binasa mo kanina, di ba? Akit daw siya sa langit sa ngalan ng katwiran. Okay? Okay. So, hindi rin naintindihan ng mga tao yun, okay? Kaya mo tinatanong ngayon eh, kung anong ibig sabihin nun, kasi medyo malalim yun, di ba? At kung bago ka pa lang sa Panginoon, medyo mahirap ang karoon, di ba? Lalo na yung walang Holy Spirit, tama? At hindi lang yun, para daw sa paghatol, okay? So, sa English, para maintindihan kung anong ibig sabihin ng sin, o yung ituturuan ng Holy Spirit ng mga tao tungkol sa doktrina ng kasalanan, sa katwiran, at sa judgment, okay? So, ang inaasahan mo ngayon, boy, papaliwanag ko to. Okay? Dahil lang alam mo, ang Holy Spirit, magmula noon hanggang ngayon, nandito pa, hindi pa naman nagka-rapture. So, in-expect mo, kaya kong explain to. Okay? So, ano yung sinasabi niya na mali ang pagkakilala ng mga tao sa kasalanan? O, tatanungin muna kita, palagay mo, anong ibig sabihin ng Holy Spirit doon? Okay, ng Bible. Sige. Ano bang alam ng mga tao ngayon, Billy, sa kasalanan? Di ba, sabi sa Bible, transgressions of the law. Ibig sabihin, pagsalungat sa kautusan. Natural, kahit sinong simpleng tao lang, alam ba, mga Kristiyano sa labas, ang tanungin mo, ay lumalabag ka sa Ten Commandments, di ba? O marahil may konti kang nasusunod, yun iba kandi na. So, maraming adlang, ha? So, ang ibig sabihin, mali pa rin, no? Sa kabuuan, yung paniniwala ng mga tao sa kasalanan, kasi nga, ang alam nila, sa ngayon, yung, kasi nagdakaw ako, nagsinwaling, etc. Kasalanan yun. Mm-hmm. O, pero yung ba talagang ibig sabihin sa panahon dito, boy? Ano talagang major na kasalanan? Sino ba yung ama ng kasinungalingan? Na kahit nagsasabi ng katotohanan, nagsisinungaling ba rin? Satanas. O, bakit? Kasi likas sa kanya. So, yun, makikita natin, iwalay na ito doon sa pagsalungat sa kautusan. Kundi, kapag ka, ang, si Satanas na nangungusap, kahit sabihin niya totoo, hindi pa rin totoo. Kahit na sinasabi niya totoo. Kahit nagbabasa pa ng Bible yan, si Satanas nagsisinungaling pa rin. Okay? Yan ang malaking problema. Eh dahil lahi natin dati, galing kay Adan at saka kay Satanas. So lahat ng buhay natin, kasinungalingan. Si Kristo nga lang katotohanan, di ba? Siya lang buhay. No, lahat tayo patay. Okay? Siya lamang ang daan. Lahat tayo naligaw. Parang ganun, di ba? So balik tayo sa ano, sa pagkakilala kung ano talaga yung kasalanan. Ang kasalanan ay yung kalikasan. Na makasalanan na namana natin kay Adan at saka kay Eva at kay Satanas. Okay? Yung mga Kristiyan sa labas, medyo malabo sa kanila yung kasalanan ang gagaling kay Satanas. Okay? Ngayon, maalala ko lang, boy, may biglang pumasok sa isip ko, yung mga bata. No? Yung ba mga bata na sabi ni Kristo sa kanila ang kaharian ng langit? Ang alam ko, millennium yun, yung darating na paraiso pagkatapos ng 6,000 years. No? After the second coming of Jesus Christ, magkakaroon ng millennium, yun ang chance ng mga bata na nangamatay bago sila nakarating doon sa tinatawag nating pagkaalam ng mabuti't masama na paralelo, tugma doon sa kayadan at saka kayaba. Nung nalaman nila yung good and evil, dahil kinain nila yung tree of death, wala na. Diba? Magkasala na sila at napalayas na sa paraiso. Pero hindi pa lang kinakain yun, wala pa yung konsepto ng pagkaalam ng mabuti't masama, kumbaga para sila mga bata. Okay? Innocent. So, anong nag-agit na malalaman nyo rito? Yung ba mga bata, merong kalikasan na makasalanan o original sin, Billy, o hindi rin pinag-uusapan yun kasi sinabi na ni Kristo, papasok sila sa kariyan na ang tawag natin millennium. Sila ba'y merong kalikasan na makasalanan? Yun ang tanong ko. O wala at mangyayari lang yun pagka nagkaroon na sila ng knowledge of good and
Evil. Eh, wala pa eh. No? So, napukaw na ba yon? Yung kanilang kaligasan na makasalanan, no? Yung pagiging makasalanan nila, kung sila'y innocent pa. Wala pa po. Hindi ba? Oh. Pero, ganun pa man, dahil sila'y anak nung nanay nila, tatay nila, na makasalanan, meron silang lahi na makasalanan. Mamamatay pa rin, okay? Okay? Hindi lang sila katulad ng mga tao na nakarating sa age of accountability na kapag nandiyan na sa kalagayan yan, bah, kailangan nilang marinig yung gospel para matanggap po kaya tanggihan, okay? Pero yung mga bata wala pa. Pero mamatay pa rin, di ba boy? Kung namatay yan bago nakarating sa age of accountability o yung pagkala ng mabuti at masama, pupunta yan sa paraiso. Doon siya mamimili pagkatapos ng 1,000 years sa dulo ng tinatawag nating 7,000 years, so yung bago destruction of the universe. Mm-hmm. Okay, alam na ng mga nakikinig sa atin yun, dahil na-explain ko na yun sa mga video natin noong nakaraan, hindi ko na ganong ulitin. Siningit ko lang ito, boy, kasi baka mami, ha, problema ng mga nakikinig sa atin dahil kasalanan ng pinag-uusapan eh. Mm-hmm. Okay, kung tanong lang, yung mga bata, o isip bata, di ba? Mm-hmm. O yung mga taong gumawa ng mabuti, hindi lang nila narinig ang gospel kasi nasa bundok sila, o kaya mga mangmang, o kaya hindi nag-aral, etc., hindi nakarinig. O anong kinabukasan nila. So, ang lahat ng ito, masisettle mamaya pagka in-explain natin yung John 16. Okay? Mm. Patungkol sa pag-alam sa kasalanan, na itutuwid nga ng Holy Spirit, yung walang paniniwala, at saka yung katuwiran, kasi sabi niya, akit siya sa langit, at saka yung judgment. So, yung kasalanan, boy, dinitingin ko rito, likas, okay? Nagaling kay Adan, kay Eva, kay Satanas, nung magkasala na sila. Apo. Lahat ng tao nakuha nila yun. Pati bata. Okay? Apo, kaya nga yung mga bata namamatay. Pero yun, dahil nga lang kasi, dahil di pa sila nakarating, inulit ko, doon sa level ng pagkalan, ng mabuti at masama, exempted sila. Doon sila sa milenyo matulan sa dulo ng 7,000 years at doon sila mamimili. Okay? Tapos na tayo doon. Yung mga taong katulad mo, katulad ko, katulad ng mga taong nakakaintindi, di ba, Bill? Yung hindi naman sira ang ulo, hindi naman sila may problema, wala, madali salita, alam na nila, normal silang tao. Ayun, pwede na silang mapunta sa kapamakan o kaya sa walang hanggang buhay na pinangako ng Panginoon. So, kailangan marinig yung gospel. Pag narinig nila yung gospel, boy, yung death burial, nawawala yung kanilang kaligasan na makasalanan sa mga kanina at sila'y namamatay, as in namatay. Nilibing sa harap ng Diyos, kaway nga sila ng Diyos eh. Mm. O, ito nga dahil lang, kaya sinasabing mahal niyong kaway niyo kasi ang kaway pinapatay. Okay? So, pinatay tayo. O, yun ding mga sinasabihan mo sa labas, boy, ng gospel, mahal mo yan kasi ang Panginoon ng buhay mo. At dahil mahal mo sila, pinapatay mo. Nililibing mo yung kanilang lumang kalikasan sa pamamagitan ng death, burial. So, ano yung pagkakilala sa kasalanan? Yung tao mismo kasalanan. Kaya ang pinapatay. Nililibing sa pamamagitan ng death, burial. Hindi saksaka, hindi baril, hindi ko, kundi sa pamamagitan ng death, burial. Parang na-imagine sa'yo, boy, kasi sabi mo kanina, nung araw, hindi pa kilalang Panginoon sa pamamagitan ng gospel, lahat yata ng krimen na gawa mo. Mm-hmm. Labas-pasok ka sa bilangguan, ganito, ganyan. Huwag natin sabihin. At siguro, pinatay mo na rin yung iba ron, kung talagang patuloy pa rin ang gawain mo, tulad nung dati, baka ngayon, mamatay tao ka. Okay? Pero alam mo ba, boy, ngayon, mamatay tao ka rin, ngayon sa Panginoon ka na. Ang totoo, mas mabagsik ka dapat ngayon. No? Okay. Bakit? Kasi utos na ng Panginoon to. Mahalin ang kaway. At lahat ng tao kaway ng Diyos. At Diyos ang buhay mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mo sinasabihan sila ng gospel kasi gusto mo silang mamatay. Nililibing, di ba? O kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. O siguro, naiintindihan na ng mga nakikinig sa atin kung anong ibig nating sabihin sa talagang ibig sabihin ng kasalanan. Okay? Ano yan? Persona. Si Satanas, persona, mismong kasalanan na siya. Ang lahat ng tao na nadamay niya, puro kasalanan yan. Kaya lumalabas sa kanila, puro kasalanan. Kahit nagsasabi ng totoo, hindi totoo. Kasi nungalingan, kahit nasabihin nilang sila'y buhay, patay. Diba? Naulit ko na. Okay, huwag na natin ituloy yun. Eh yung katwiran. Sabi niya, akit ako sa langit, alang-alang sa katwiran. Okay? Alam mo susunod sa death burial, boy? Nabuhay magulit si Kristo, makit sa langit. Ito yung gusto niyang malaman natin. Kung ano yung ibig niya sabihin, ng layunin ng Holy Spirit dito ay para turuan yung mga tao. Hindi lang sa kasalanan, kung ano yung ibig sabihin talaga noon, kundi yung katuwiran. Alam bakit? Sabi sa Bible, 2 Corinthians 5.21, siya na walang kasalanan, si Jesus ay naging kasalanan para yung kanyang katuwiran mapasa atin. Di ba? Para maisuot natin yung kanyang katuwiran, sabi sa Galacia, kailangan wala muna yung luma. Wala na, ha? At nabuhay ka magulit at sumalangit, bago ka na. Okay?
Kung baga sa harap ng Diyos, matuwid ka na, para ka na si Adan nung hindi pa nagkakasala. Mm. Para ka na si Lucifer sa langit nang hindi nagkakasala. Alright? Mm. Tanda mo yun. Ano nang meron ka ngayon? Wala lang kasalanan. Wala na. Okay? Linis na. Oh. Linis. No, linis ka na. Okay? Wala ka ng kasalanan. Meron ka na ngayong katwiran. Katwiran. Dahil nga si Kristo umakit sa langit. Mm. Pero boy, kung di mo naintindihan yung gospel at lahat naman ng tao hindi naintindihan to. Mm. Maliban na lang kung yung Holy Spirit kaabagan tayo, okay, nandiyan na siya mismo sa atin. Paano maintindihan ito? Mm-hmm. O, binasa natin kanina yung John 16, kaya inulit-ulit ko, naintindihan ba nyo yan? Siguro konti, kaya lang, ang talagang ibig sabihin niya, sa mature na pagkaunawa, itong sinasabi ko, tama mali. Tama po. So, pag naintindihan nilang ng mga tao sa nakikinig sa atin yung gospel, at binasa nila ulit yan, maliwanag na sa kanila. Mm-hmm. Yung dating hindi lang naintindihan na John 16, di ba? O, ito naman, yung judgment, di ba? Judgment, sabi ni Kristo, tuturuan kayo, hindi lang kung ano yung ibig sabihin ng kasalanan, katwiran, pati yung pagatol. Mm. So, ano yung ibig sabihin ng pagatol? Di ba? Oh. Ang alam ko, kasunod ng ano, death, burial, resurrection, ascension, pagkatapos ng ascension, Pentecost. Dito mo yun? Ang Pentecost, yung pagbaba ng Holy Spirit, after 10 days na si Kristo, nasa langit na. Mm. So, ano yung ibig sabihin nun? Sa atin, ang ibig sabihin nun, maliwanag. Pagkatapos mong mawala yung luma mong kalikasan, umad lang, para magkaroon ka ng bagong kalikasan, through resurrection, ascension, nagkakaroon ka ng Holy Spirit o binhi ng Diyos, sperm of God, genetic anoten, sabi sa Greek. Ibig sabihin, regenerate ka na, bago ka nang nilalang, born again ka. Pwede ka na ngayong pumasok sa karyan ng langit. Pero, bago ko iwan ang topic na ito, Bill, maliwanag ba sa'yo? Maliwanag po. Maliwanag ng John 16, doon sa diwan ng alam-alaman ng kasalanan. Walang talagang ibig sabihin yun, hindi katulad ng in-explain ng mga tao sa daigdig. Opo. Kundi yun talagang ikaw ay namatay, dapat nilibing kasi makasalanan ka all throughout. Di ba? At ikaw matuwid na ngayon kasi nasa langit ka na. Opo. At bumaba yung Holy Spirit dito. Opo. Bakit? Para, bakit? Hindi lang magkaroon ng binhi, born again, etc. Alam mo yung gusto ngayon ngayon? Opo. Bakit? Ito. Sa totoo lang boy, napakalalim ang ibig sabihin niyan. Kasi ganito yung mangyayari. So ano mga oras ngayon, magkakaroon ng resurrection, transformation, babangon ng mga patay, tayo babaguhin sa isang kisap mata. Yan ang pag-asa natin boy. Tapos sa akit sa langit, pagkatapos ng 7 taong kabigatian, bababa yung Panginoon Yesus dito, kasama natin. Okay? Para ano? Sabi sa Matthew 25, para hatulan ng mga bansa. Judgment. Oh, nakikita niyo boy? Okay. So, wala pa yun. Ha? Matagal pa yun sa daigdig na to. Matagal pa yun. Kung ngayon magkakaroon ng tinatawag na hudyat ng tunog ng trompeta, pagsigaw ng ang arkanghel, babangon ng mga patay, babaguhin tayo. Di ba? Oh. Tapos after 40 days rapture, signing of peace treaty, 7 taon pa. Bago yung tinatawag ko kanina na babalik si Kristo rito, hindi yung rapture at tapos na to. Yung pagbalik ni Kristo rito, kasama na natin siya o kasama na niya tayo. He will come with the church. Whereas doon sa rapture, He will come for the church. Darating siya sa rapture para sa church. Doon sa after 7 years, ang tawag second advent, second coming of Jesus Christ, baba siya sa bundok ng Olibo, darating siya, kasama na tayo. Okay? Kasama na tayo. Okay? Pag sinabing kasama na tayo ni Jesus Christ, pagpunta rito, parang kamukha nung boy, yung gospel. Namatay ka ni Libing, na boy magulit na makit sa langit, kalakip ka ron. Kalakip ka rin sa Pentecost na kung saan, kasama mo na siya dyan. Okay? Nakuha mo? Oh. So itong sinasabi ko na hindi gano'n natin pinag-uusapan ito nakaraang araw o nakaraang 27 taon. Pati kanina, hindi pa nyo siguro alam ito. Ito palang John 16, may hula ito tungkol sa sinasabing ang Holy Spirit ipapaalam niya sa atin yung judgment. Okay? Kasi nakatulan na, sabi niya, si Satanas na nag-aari sa daigdig na to. Alam niyo bakit? Ipo-forward natin ang kasaysayan, ha? Okay. 7 years from now, kung halimbawa, magkakaroon ng rapture ngayon. Apo. Bababa ang Panginoon Yesus. Alam niyo kung saan dadaling Satanas? Sa abis. Apo. Alright. At ang kasamang maghahatol sa buong daigdig yung church. Apo. Ito na yung pagkakataon, boy, para yung kapangyarihan na nakuha mo sa Bema, doon sa judgment seat of Christ, pagkatapos ng rapture, ang kapangyarihan yun, o yung reward, yung power and authority, kamukha ng binigay ng Ama kay Jesus Christ, nakapangyarihan yun, boy. Nakatulad ng ginawa ng Diyos noong araw, lumili ka, si Kristo, binuhay niya magmuli mula sa mga patay, si Kristo, kaya niyang buhayin tayo magmuli, o kaya baguhin ang katawan, yung church, bibigay din niya yung kapangyarihan na yun. Nagaling sa Ama, kaya na kay Kristo, bibigay niya sa church. So, boy, alam mo yung sabihin to? Yung tatay mo, malamay yung tatay mo? Namatay na ba? Ha? Namatay na? Gusto mo ba yung magulit?
Oh, ito, taliwas natin sa kaisipan, okay, doktrina ng mga Kristiyano sa bundaigdig. Pero, sa ibang video, i-explain ko kung bakit mo pwedeng gawin to. Ang in-explain ko ngayon, yung judgment. Yes, na yung kapangyarihan ni Satanas sa daigdig na to para dalin at damay ang mga tao papunta sa dagat-dagat ng apoy, okay, impyero, dagat-dagat ng apoy, sa libingan forever, wala na yun, okay? Yung 6,000 years na yun, na meron ditong death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, doon sa loob na 6,000 years, lahat yun, ang ano lang yun, death lang yun, okay? Parang yung body, soul, spirit, pagka pinagsama mo yan, body lang, okay? So, mahabang explanation yun at wag na nilang isipin na makaya nilang unawain ngayon. Sa ba't nasabihin ko ngayon, na-explain ko lang yun, John 16. Na yung ibig sabihin ng Holy Spirit, pagdating niya rito sa atin at sa buhay natin, ipapaliwanag niya. Hindi lang yung kaulugan ng kasalanan, yung katwiran, ulit-ulit ko, pati yung judgment. So, pagka nasa inyo yung Holy Spirit ngayon, boy, kasi nalakip ka doon sa pagbaba ng Holy Spirit, parang ito, ang bisa nito, boy, hindi lang ngayon. Meron ka pang pag-asa sa inaarap. Di ba? Sabi sa Bible, ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na inasaan. So, after 7 years, ha? Ang pananampalataya, tanda mo, hindi lang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito yung substance of things hoped for. Pati yung inaasahan natin na pagdating ng second coming of Jesus Christ, para tulad ng daigdig na to, nakasama natin ang Panginoon Jesus o kasama niya tayo, doon natin, boy, ahatulan yung mga tao mula kayadan hanggang doon sa second coming of Jesus Christ, sa seven feast of the Lord. Ito yung tinatawag na Day of Atonement, o yung katapusan ng lahat ng kasalanan bago tumating yung pag-aari ni Kristo sa millennium. So, anong target ko rito, boy? Pwede kang magligtas. Pwede kang bumuhay ng patay. Pwede mong ibangon sa maguli yung mga apo mo na kung saan, halimbawa, hindi pinalad na makarating sa page accountability, kaya mo silang buhayin doon. May pangako ang Panginoon, pag naligtas ka, pati yung sambahayan mo, doon mo marirealize yun. So, itong John 16, malaman pala ito, boy. Pagka pala nalakip ka sa gospel ng Panginoon Jesus, hindi lang yung pangakong rapture ang makukuha mo, kundi yung pagbalik natin dito after 7 years, magja-judge ka pa. Okay? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon doon sa John 16. Kaya sinugo niyo yung Holy Spirit para ipaalam sa atin ngayon, si Satanas na hatulan na pagdating sa issue ng kasalanan, destiny, etc. At finally, after 7 years, kung darating si Lord ngayon, doon na makikita mo ang kaganapan ng lahat ng ito kung bakit nandito yung Holy Spirit. Pinapractice na tayo, inianda na tayo sa second coming of Jesus Christ na kung saan ang mga Christian na na-rapture, sila'y magja-judge sa kapangyarihan ni Kristo na nakuha sa Ama. Ano yun? Hatulan. Bigyan ng buhay ang gusto nilang bigyan buhay at panatiling patay ang gusto nilang manatiling patay. Sapagkat nasa kamay ng church ang susi ng langit at ng impyerno na hawak ni Kristo ngayon na binigay sa kanya ng Ama. Maliwanag ba yun? Kaya nga ngayon, boy, dahil medyo naliwanagan na natin, konti ang ibig sabihin ng John 16, napakalaga pala yung dadang ka sa gospel. Napakalaga pala yung Holy Spirit ang buhay ng church. Napakalaga pala ng church. Hindi pala pwedeng gumawa ang Panginoong Diyos kung wala si Kristo nung nandito siya sa lupa. Kaya nga pala sabi ni Kristo, wala akong ginagawa kundi yung kalooban ng Ama. Ang ginagawa ng Ama, ginagawa niya. Iisa sila. So, ganoon din naman yung church. Wala rito ngayon si Jesus Christ, boy. Ang Espiritu Santo ni Kristo nandito at Espiritu Santo ng Ama, wala rin gagawin at walang magagawa, okay? Ang Diyos, pati si Kristo, kung hindi mo niya padadaan sa kanyang katawan. Dito sinasabi natin kaagad yung mga milagro, delikado yan. Yung mga nangusap ang Diyos sa kanito, ganito. Kung hindi yung church talaga ang nangusap, mag-isip ka na. Baka hindi nagaling sa Diyos yan, nagaling lang yan kay Satanas, o kaya sa mga kampo niya, o kaya nag-hallucinate yung tao, psychologically yung nararanasan niya, may problema siyang mental, pero ang paramatyak niya na hindi siya na-de-deceive, o kaya nalilin lang, kailangan marinig natin, marinig nila, ang tinig ng Diyos, ang tinig ng Kristo sa pamamagitan ng bibig niya, sa pamamagitan ng katawan niya, yung kanyang tulong, yung kanyang lahat ng habag sa digdig, kailangan lalabas yan o magmamanipesto yan sa pamamagitan lang tunay na church, at ang tunay na church yung lang dumaan sa gospel at may Holy Spirit. Okay? At siya lang talaga ang bibigyan ng karapatan ng Panginoon pagkatapos ng 7 years doon sa judgment of the nation na mag-judge hindi lang kay Satanas kundi sa buong digdig at sa buong universe. Napakalaga yung maging member ka ng tunay na church. Kaya nga ngayon Satanas, inano niya yan, hinalukan niya ng siya para lumabo ang issue. Kaya lahat nagkiklaim na iglesia, sa ganito, ganyan, ganyan. Nalito na yung mga tao, hindi na malaman kung ano yung tunay na
iglesia ng Diyos, okay, iglesia ni Kristo, naging pangalan na lang sa tapat ng mga building, hindi na yun nararapat. Kailangan talagang tatak natin na yung Holy Spirit ni Kristo at saka ng Diyos Ama. At para mangyari yun, Ephesians 1.13, Ephesians 4.30, kailangan dadaan ka muna sa gospel. Kailangan marinig muna yung mabuting balita, yung gospel, at hindi lang marinig, maunawaan mo at paniwalaan mo. Pag naniwala ka dyan, pasok, tatatakan ka ng Holy Spirit. Ang problema, boy, yung mabuting balita, naging Bible, naging doktrina, naging ganyan. Maganda lahat yan, kaya lang, ang issue rito, hindi yun ang gospel, kundi yung death, burial, resurrection, ascension, at bababa yung Holy Spirit para ipaalam ang ibig sabihin ng John 16. Okay? O, may tanong ba kayo? O, Bill, anong natatanda mo sinasabi ko? Nakita mong liwanag ngayon, ang tinatawag na pagbaba ng Holy Spirit, yung pinakadulo. Apo. Yung judgment, no? Ipapaliwanag niya kasi sabi niya si Satanas, apo, nahatulan na. O paano may ipapaliwanag ito, boy, kung di mo naintindihan yung gospel? Apo. At paano may ipapaliwanag ito kung di mo naintindihan yung faith? Nang faith pala, hindi lang applicable sa nakaraang ginawa ng Diyos ni Kristo, kundi sa kasalukuyan at pati sa inaharap. At paano malalaman kung ano yung inaharap kung di mo alam kung ano yung plano ng Diyos magmula sa walang hanggan, nakaraan hanggang sa walang hanggang hinaharap. Sabi sa Bible, ang Diyos ang nagpapaalam lahat sa mga bagay na nakaraan hanggang sa hinaharap. Eh, ang Diyos na kay Kristo, nasa Holy Spirit, at ang Holy Spirit nasa church. Na kung yung church na yun, walang Holy Spirit, wala tayong masasabi dyan, kundi kapahamakan ng mabutin mo. Pero dahil kiniklaim na dito, church din tayo kasi nasa atin ang Holy Spirit. Kaya natin alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. In fact, hindi lang sa second coming of Jesus Christ, pati sa dulo ng millennium, applicable itong pinag-uusapan natin ito. Kaya lang, ibang video na yon. At sa walang hanggang hinaharap, makikita natin kung ano ibig sabihin ng gawa ng Holy Spirit ngayon na napakaganda, boy. Ito yung spirito ng katotohanan, ito yung magli-lead sa atin sa lahat ng katotohanan na dapat nating paniwalaan at gawin. O, may tanong pa ba kayo? Ha? Kabili. Ano po? Oh, so yung Holy Spirit, ha, mahalaga yan. Hindi naintindihan ng bundigdig. Hindi ko rin naintindihan noong araw yan. Pero ngayon, nawa ng Diyos, itong John 16, maliwanag na. Ang sentro lang pala ng layunin ng Holy Spirit ay paliwanag yung gospel sa buong daigdig. At tayo lang nakakaalam ngayon, kaya pinapaliwanag natin sa lahat ng paraan, sa lahat ng tao na nakakausap natin, kahit saan tayo magpunta, at kahit sa awa ng Diyos, dito sa YouTube, sana pakinggan nila. At hindi tayo titigil hanggat hindi naunawa ng mga tao, hanggat may panahon, patuloy nating ipipreach ang gospel at gawa ng disciple. Kasi ito yung huling abili ng Panginoon Jesus, preach the gospel and make disciple among all nations. Amen? Amen. O yun ang ating message ngayong